Ang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay 22 ng Setyembre, ang huling araw ng ating Misa Nobena sa karangalan ng ating mahal na patrong Santo Padre Pio. Ang ating pong misa ay pangungunahan ng mga taga-barangay San Pedro. Masasaksihan natin ang pagpasok ng kanilang patron sa pangunguna ng kanilang BLC Coordinator, si Ginang Sonia Mondragon, kasama ang kanilang barangay Captain Bert Carpio. Maraming salamat po sa inyo. Nais din nating pasalamatan ang mga nagtaguyod ng ating banal na misa mula sa Barangay San Pedro, sina Ginoo at Ginang Chay Valledor at pamilya, Doktora Edna, Teacher Evie at Mary Gonzaga at pamilya, Ginoo at Ginang Rico at Grace Gonzaga at pamilya, Ginoo at Ginang Graciano at Elisa Gonzaga at pamilya, Engineer Hill at Ginang Puring Montesilio at pamilya, Ginoo at Ginang Larry at Irene de los Reyes at pamilya, Romeo at Ada Dison at pamilya, Alan at Josa Marie Maldonado at pamilya, Tess at Tita Angeles at pamilya, Feli at Hazel Angeles at pamilya, Joel Angeles at pamilya, Billy at Ayesha Soriano at pamilya, Chris at Reina Popovski at pamilya, Roldan at Mirla Pawig at pamilya, Esterlita Malihan at pamilya, Edgar at Vilma Briones at pamilya, Fulgencio at Marisa Mugar at pamilya, Crispin at Luz Avila at pamilya, Fernando at Beth Kuya at pamilya, Rodela Enriquez at pamilya, Delia at Christina Cacao at pamilya, Karen Velasco at pamilya, Rudy at Annie Villegas at pamilya, Arvin at Chona Carpio, Nestor at Laila Chavez at pamilya, Barangay Captain Bert Carpio at pamilya, Irma Marahas at pamilya, Al at Camille Vicente at pamilya, Alaya Carmela Marahas, Carmen Dicena at pamilya, Marcelo at Juliet Gonzaga at pamilya. Gayun din si Naomi at Angelette Villegas at pamilya, Alan at Mary Ann Velasco at pamilya, Sanoy at Flor Exconde at pamilya, Nelson at Mark Anthony Hernandez at pamilya, Linel Catering, Estelito at Nelia at RV Maldia, Maximo at Victorina Gonzaga at pamilya, Rolando at Rosie Reyes at pamilya, Alberto at Karel Gonzaga at pamilya, Dennis at Eloisa Gonzaga at pamilya, Arnel at Jocelyn Kausapin at pamilya, Marilyn at Ann Victoria Gonzaga at pamilya, Edwin at Teresa Gonzaga at pamilya, Ricky at Celia Kalubag at pamilya, Lorna San Diego at pamilya, Odi at Melanie Castillo at pamilya, Rolando at Rosie D. Chavez at pamilya, Boy at Grace Sanchez at pamilya, Eusebia Masarap at pamilya, Lutgardo at Celia Perez at pamilya, Howard at Lilette De Leon at pamilya, Ginoo at Ginang Roman at Corazon Adaw at pamilya, Ginoo at Ginang Tony at Lenny Lopez at pamilya, Ginoo at Ginang Diaz at Lovely Fujita at pamilya,
ginang Nesi, Malabanan at Pamilya, ginang Mina, Dena at Pamilya, ginang Rowi, Malihan at Pamilya, Ginoo at ginang Delphine at Maylin, Picanya at Pamilya, Ginoo at ginang Arman at Joan Ortilio at Pamilya, Ginoo at ginang Teddy at Eugenia Magkawas, Palmones at Pamilya. Gayun din sina ginang Minda Constantino at Pamilya, ginang Teresa Magsino at Pamilya, Ginoo at ginang Melchor at Cecil Robico at Pamilya, Ginoo at ginang Poten at Minda Rivera at Pamilya, Ginoo at ginang Gilbert at Mildred Mondragon at Pamilya, Binibining Chriselle Mondragon at Pamilya, Ginoo at ginang Romulo at Rina Constantino at Pamilya, Ginoo at ginang Olimpio at Sonia Yason at Pamilya, Michelle Mondragon at Pamilya, Adoracion Reyes at Pamilya, Ginoo at ginang Paul Javier at Pamilya, Beth Angeles at Pamilya. Mula naman sa ating pamisahan, pasasalamat kina Felisa Lahara, Michael at Rochelle Padilla, Conchita Ching, Linda Aparilia, Arlene Centeno at Richard Centeno, Raycelyn Coelho at John Lefing Coelho at Pamilya, Janet M. Lopez, ginang Tita Araño, Hubert Nieva, Johnny at Ofi Alog at Pamilya, Batangas College of Arts and Sciences, Jose at Rene Di Castro, gayon din sina Virginia Cano at Pamilya, si Danhil at Mayji Capina at Pamilya. Kayo pong lahat ay inaanyayahan nating makiisa sa pagdarasal ng ating nobena sa karangalan ng mahal na patron, Santo Padre Pio. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na ating pagnonobena at tayo na sa siyam na araw na po ng ating pananalangin. Tayo po ay magsiluhod. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na dahil sa nilapastangan kita, ikaw Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan, at lubang kaibig-ibig na kayo iniibig ko ng higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopuotan ngay gumagawa ako ng isang matimtim na pagtitika na di muli magkakasara sa iyo. Diyos na kaibig-ibig at lalayong ko na ang anumang maaring maging daan ay pagkakasala. Siya nawa. Pambungad na panalangin kay Padre Pio. Mahal namin Padre Pio, sa loob po na 50 taong binatamu po ang mga sugat ng Panginoong Heso Kristo, buong puso mo itong tiniis bilang handog alang-alang sa marami. Taglay-taglay ang korona ng tinik, patuloy pa rin nakikiramay, nangangaral at nananalangin para sa amin. Ipamagitan mo po kami sa ating Ama, sapagkat kayo na rin ang nagsabi na kung paano ang kwintas na perlas ay pinagduruksong ng sinulid. Gayon din ang kabutihan ay pinag-uugnay ng pag-ibig at kung paano nakakawasak-wasak ang kwintas na perlas kung ang sinulid ay napatid. Gayon din ang kabutihan ay nawawala kung nababawasan ang pag-ibig. Amen. Panalangin sa tulong ni Padre Pio. O Diyos, ibinigay mo po sa inyong santong si Padre Pio na Petresina, isang kapuchinong pari, ang malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapakasakit ng iyong anak. Ipagkaloob mo po sa amin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, ang biyayang tunay po naming hinihiling. Ganun pa man, ang tangi po naming hiling ay ang mamuhay na naayon sa kamatayan ni Jesus
at ang marating na maluwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Padre Pio, ikaw po na nagmamahal ng lubusan sa inang simbahan, ipanalangin mo po kami. Nawa ang Panginoon ay magpadala ng mga kabataang may pusong laang maglingkod sa simbahan bilang pari at rehilyoso. Nawa silang mga lingkod ng inang simbahan ay mapuspos ng lakas, karunungan at kabanalang kinakailangan sa pangangalaga ng mga anak ng Diyos. Ipanalangin mo po sa mahal na ina na tulutan ng lahat ng tao sa buong sanlibutan ay magkaisa at akayin silang lahat ng pangangalaga ng kanyang anak na si Jesus. Siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sikaping manatiling tapat sa banal na simbahang Katolika, sapagkat siya lamang esposa ni Kristong hatid na ay kapayapaan. Sa kanya mula masusumpungan si Jesus na hari ng kapayapaan sa banal na sakramento. Panalangin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ayon sa turo ni Padre Pio. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Maghanap kayo at kayo makakatagpo. Kumato kayo at kayo ay pagbubuksan. Narito kaming kumakatok, naghahanap at humihingi ng biyaya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa'yo kami lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, anuman ang hiling niyo sa Ama sa aking pangalan, ay ipagkakaloob niya sa inyo sa ngalan mo, narito kaming humihiling sa Ama ng biyaya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan
ngayon atong kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapare nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa'yo kami lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi ang salita ko. Pinasigla ng hindi mababaling salita, hinihiling ko ngayon sa iyo ang biyaya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon atong kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapare nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa'yo kami lubos na umaasa. Mahal na puso ni Jesus, ikaw na di maaring hindi magdalang habag sa mga nalulumbay. Kawaan mo kaming mga abang makasalanan at ipagkaloob mo sa amin ang biyayang isinasamo namin sa iyo. Sa pamamagitan na namimighati at malinis na puso ni Maria, ang magilimong ina at aming ding ina. Aba po, Santa Maria, ang haring ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hinga namin sa aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingin mo sa amin ang mga mata mong bawain, at saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang ina ng Diyos, mawain, maalam at matamis na birhen, kami panalangin mo na mapatuloy sa amin ang mga pangako ni Jesus Kristo. Amen. San Jose, Ama, Amahan Jesus, ipanalangin mo kami. San Pedro, patuloyin mo kami sa kaharian ng poong Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo. Panalangin kay San Jose. O San Jose, gayo na lamang ang lakas, bisa at katiyakan ng inyong pagtatanggol sa harapan ng luklukan ng Diyos. Kung kaya sinasaalang-alang namin kayong lagi sa aming mga kahilingan at mithiin. O San Jose, damayan po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong mabisang pananalangin at hingin po ninyo para sa amin mula sa inyong kamahal-mahalang anak na si Jesucristo ang mga makalangit na biyayang aming isinasamo. O San Jose, wala pong sawang aming pinagninilayan at ninanamnam sa Jesus na nahihimbing sa inyo mga bisig. Hindi ko pong magawang kayo'y lapitan habang siya'y namamahinga sa tabi ng iyong puso. Yakapin po niyo siya at halikan alang-alang sa amin at hingin po ninyo sa huling sandali ng aming buhay, kami may kanyang halikan at yakapin siya nawa. Panalangin sa anghel na tagatanod. Anghel ng Diyos na dahil sa dakilang pagmamahal ng Ama, inilagay kami sa ilalim ng iyong pangangalaga. Sa gabing ito, aliwanagan, ingatan, pangunahan at patnubayan mo kami na pinagkakatiwala sa inyong pagkakandili. Amen. Amen. Tayo po ay magsiluhod. Litanya alang-alang kay Padre Pio, Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama aming may kapal, maawa ka sa amin. Diyos Anak aming tagapagligtas, maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo aming maawa patnubay, ka sa amin. Santissima Trinidad, iisang Diyos, maawa ka sa amin. Ngayon po ang ating itutugon, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Santa Maria,
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Maria, Ina ng lahat ng inampong anak ni Padre Pio, ipanalangin mo kami. Maria, daluyan ng lahat ng biyaya, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, sirapi kong ama ni Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Pio ng Petrelcina, ipanalangin mo kami. San Pio, tapat na lingkod ng Diyos Ama, ipanalangin mo kami. San Pio, nagpakasakit na alagad ni Jesus, ipanalangin mo kami. San Pio, kasangkapan ng Espiritu Santo, ipanalangin mo kami. San Pio, biktima na makalangit na pag-ibig, ipanalangin mo kami. San Pio, matapat na anak ni Maria, ipanalangin mo kami. San Pio, masigasig na tagapagpalaganap na Santo Rosario, ipanalangin mo kami. San Pio, masunuring lingkod na simbahan, ipanalangin mo kami. San Pio, kaibigan ng mga anghel, ipanalangin mo kami. San Pio, banal na pari ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Pio, pari ni Jesu Kristo, ipanalangin mo kami. San Pio, paring nagbata ng mga sugat ni Kristo, ipanalangin mo kami. San Pio, paring maibigin yumakap sa krus, ipanalangin mo kami. San Pio, paring maibigin sa banal na Eucharistia, ipanalangin mo kami. San Pio, paring martir ng kumpisalan, ipanalangin mo kami. San Pio, paring daluyan ng habag ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Pio, confessor na mga nagbabalik loob, ipanalangin mo kami. San Pio, gabay na mga naliligaw, ipanalangin mo kami. San Pio, tagapayo sa mga naguguluhan, ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Pio, imahe ng pag-ibig ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtagol, tanggol ng katotohanan, ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtaguyod ng bokasyon, ipanalangin mo kami. San Pio, biktima na makalangit na pag-ibig, ipanalangin mo kami. San Pio, karamay ng mahihirap, ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpalaya sa mga nagdurusang kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin mo kami. San Pio, kaluwagan ng mga nasa kapighatian, ipanalangin mo kami. San Pio, patron ng mga pamilya ng OFW, ipanalangin mo kami. Frater Alessio, tapat na rin ko di Padre Pio, ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos, nakakawala ng mga kasalanan ng salibutan, patawarin mo po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos, nakakawala ng mga kasalanan sa daigdigan, pakapakinggan mo po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos, nakakawala ng mga kasalanan sa tinakpan, maawa ka sa amin. Ipanalangin mo kami, banal na santong Padre Pio ng Petrelcina, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos naming Ama, ipinagkaloob po ninyo sa amin at santong Padre Pio na maging tanda ng inyong presensya at daluyan ng inyong biyaya sa aming kapanahunan. Nawa kaming mga inampo niyang mga anak ay matularan ang mga halimbawa ni Padre Pio at maging matapat na saksi ng misteryo Paskwal ni Hesukristo na aming Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pananalangin sa aming kabutihan. Itulot mo po na kami rin ay maging kaliwan na mga nahihirapan, maging gabay na mga naliligaw at tapat na lingkod ng inyong simbahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng Hesukristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O aming Ama, biniyayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio na mga kaloob ng Espiritu. Itinatak mo po sa kanya ang limang mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi, mapagligtas na pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan ang marami sa kaliligtas ng kanilang kaliluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa, inayayahan na ang maraming kalalakihan at kababaihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento na Eucharistia. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas loob po kaming dumudulog sa inyo na ipagkaloob niyo sa amin ang biyayang ito. Amen.
Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapare nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapare nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapare nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin pangwakas, mahal naming Ama, masagana ninyong pinagpala ang inyong lingkod si Padre Pio na Petresina na mga biyaya ng Espiritu Santo. Pinagbata mo ang kanyang katawan na limang sugat ng Panginoong Jesus na napako sa krus bilang makapangyarihan saksi ng kaligtasan dulot ng pagpapakasakit at kamatayan ng inyong anak. Puspos ng biyaya ng karunungan. Si Padre Pio walang humpay na nagpakumpisal para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, puspos ng pamimitagan, pananalig at pag-ibig sa Santa Misa, inayayahan niya ang marami na lumapit kay Jesus sa banal na sakramento ng Eucharistia. Sa pamamagitan at pananalangin ni Padre Pio, Ama, kami po'y umaasang ipagkakalob ninyo ang dinudulog namin sa nobenang ito. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapare nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapare nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapare nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Arsobispo at minamahal na sambayanan ng Diyos, bahagi po ng gawaing apostolado ng Pambansang Dambana ay ang pagtulong sa mga kabataang nagnanais makatapos ng pag-aaral. Malugod ko pong inihaharap sa inyo ang 23 mga kasapi ng Scholar ni Santo Padre Pio. Palakpakan po natin sila. Ngayon naman po ay masasaksihan natin ang panunumpa at pagsusugo sa mga kasapi ng National Confraternity of Saint Padre Pio.
Minamahal naming Arsobispo Gilbert Garcera, narito po ang mga kasapi ng National Advisory Council, Regional Promoters at Coordinators ng Confradia ni Santo Padre Pio dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sila po ay handang magpahayag ng kanilang pangako sa pagtupad ng mga adhikain ng Confradia. Mga kapatid, bilang mga kasapi ng samahang nagpapalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio, sambitin ninyo ngayon ng hayagan sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan ang inyong pagnanais na maging mga tapat na lingkod ng simbahan sa pamamagitan ng iyong buong buhay na magpapalaganap ng mga adhikain ng samahang ito. Ako, si Divina Fresnido, ay nangangako na sa aking mga salita at gawa ay lagi kong pangangalagaan sa lahat ng oras ang mga adhikain at layunin ng Confradia ni San Padre Pio. Gagampanan ko ang mga tungkuling iniata sa akin ng buong husay at katapatan. Sisikapin ko na laging mamuhay bilang isang mabuting Katoliko, maging bukas sa mga paghuhubog espiritual, makikilahok sa mga takdang gawain ng Confradia, at maging isang mabuting huwaran sa sambayanan. Sa pamamagitan ng panalangin at mga halimbawa ni Santo Padre Pio, naway pagkalooban ako ng kaukulang lakas, talino, pakikiisa at pagmamahal, upang maisakatuparan ang mga mithiing nakapaloob sa mga tungkuling ipinagkatiwala sa akin. Kasihanawa ako ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ang tumawag at humirang sa inyo sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio. Naway biyayaan at pabanalin ng Diyos ang mga gawain at tungkuling ipinagkatiwala sa inyo. Sa kapangyarihan ng simbahan at sa ngalan ng bayan ng Diyos, ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, kayo ay aking isinusugo na magsabuhay, magpahayag at magbahagi ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawain na katalaga para sa Confradia ni Santo Padre Pio. Naway maging tunay na saksi kayo ng mga salita at gawa ng Panginoong Hesukristo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay ipagkakaloob ang katibayan ng pagkilala. Bilang kinatawan ay tinatawagan natin si Miss Divine Fresnido, ang ating National Promoter, upang tanggapin ang katibayan mula sa Arsobispo. Certificate of Recognition. This certifies that the members of the National Advisory Council, regional promoters and coordinators are officially affiliated to the Confraternity of Saint Padre Pio. Through the intercession of Our Lady of the Graces and Saint Padre Pio, may they be faithful in their commitment to the mission and the spirituality of the Confraternity, as promoted by the National Shrine of Saint Padre Pio, given this 22nd day of September in the year of our Lord 2023 at Barangay San Pedro, City of Santo Tomas, Batangas, signed by Reverend Father Oscar L. Andal, Parish Priest and Rector, and Most Reverend Gilbert A. Garcera, D.D., Archbishop of Lipa.
Muli po palakpakan natin ang mga bagong talagang kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio. Ngayon naman po ay masasaksihan natin ang pagpapakilala at pagpapasalamat sa mga susunod na Ermana Mayor ng Pambansang Dambana. Muli po nating inaanyayahan sina Archb. Gilbert at Father Oka para sa paggagawad ng mga katibayan. In recognition of their wholehearted support to the success of the 2023 Fiesta Celebration of the National Shrine of St. Padre Pio, Barangay San Pedro, City of Santo Tomas, Batangas, this Certificate of Appreciation is hereby given to our Hermana Mayor 2024 to 2026. Given at the National Shrine of St. Padre Pio, this 22nd day of September in the year of our Lord 2023, signed by Reverend Father Oscar L. Andal, Parish Priest and Rector, and Most Reverend Gilbert A. Garcera, D.D., Archbishop of Lipa. Our Hermana Mayor 2024, Rosalina Laksamana. Our Hermana Mayor 2025, Mr. Rene and Mrs. Ellen Lantin. And Esther Luansing Elepano, Hermana Mayor 2026. Muli po nating palakpakan ang mga magiging Hermana Mayor sa mga susunod na taon.
Ngayon naman po ay masasaksihan natin ang paglulukluk sa bagong relikya ni Santo Padre Pio. Ang lahat po ay magsitayo. Kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagpahayag ng kaniyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng Jesucristo upang tayo ay makawangis niya sa pamumuhay na ayon sa pananampalataya. Kapuri-puri ka Diyos, pong bukal ng tanang pagbabasbas at buhay, ikinagagalak mo ang katapatan at kabanal ng mga tapat sa iyong pagmamahal. Kaming lahat ay dumadalangin ngayon na sa pagluklok sa banal na relikya ni Santo Padre Pio,
ay maipahayag ang pananalig namin sa iyo at upang sa halimbawa ng mga santo ay makawangis namin ang ginigiliw na anak mo na siyang Panginoon naming nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong naganap na natin ang paglulukluk sa relikya ni Santo Padre Pio at bilang tanda ng ating pagpapasalamat sa Diyos, tayo pong lahat ay mag-alay ng isang masigabong palakpakan. Ang lahat po ay magsiupo at ating ihanda ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng banal na misa. Thank you.
Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Umawit kang masaya sa pag-awit.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Umawit ng masaya. Sapagat tayo inanyayahan ni Jesus upang ipagdiwang ang kanyang pagmamahal sa atin at maialay tayong lahat sa Ama upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng misang ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Tapat, maganap ang itinuro niya sa pagpapasasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Jeremias. Sinabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na taglay niya, ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako si Yahweh, ang gumagawa ng kabutihan, katarungan, at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi-diwa niyang sa akin umakay, nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. O Diyos, ikaw
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanglibutay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao, ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin, sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumain niyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Apoy sa iyo, Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihiyag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa anak, kundi ang ama. At walang nakakikilala sa ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababa ang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita
ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Manatili pong nakatayo at mag-antanda ng krus habang itinataas ang aklat ng mabuting balita. Ang lahat po ay magsiupo. Salamat, Father Paul. Kahapoy nagdiwang na kanyang anibersaryo. Ang pangkalahatang tema po natin, kahawig ng tema ng sinodo na nangyari din as a continental dito po sa Asia, ay enlarging, kahawig po noon, enlarging the space of your tent. Pero dito po sa Padre Pio, hindi po tent, enlarging the space of your heart. At napakinggan ko po, Archbishop, ang mga naunang walong araw ng nobinaryo hanggang kahapon. Halos lahat po sila ay mga shrine directors dito sa atin. Excellency Archbishop, ako po ang gumagarantiya na napakasarap namnamin ang kanilang mga mensahe. Pero bago po natin pakinggan ang mga sinabi nila, siyempre babati muna ako, Excellency, mga yung Vicario Poranio po natin, si Father Gami, dito po sa Vicariate 13. Mga bisitang pari, Father Oka, ang atin pong pinakapuno po dito, kasama si Father Abu, na sabi ni Father Noel ay kanya daw pinsan dahil siya ay abutal. Si Father Jesse Pentinto, ang mga MF Fathers, lay ministers, Nick Ferranco, mga lingkod sa altar, koro, at siyempre, kayo pong mga deboto kay Padre Pio, at siguro meron ditong mga kamadrihan. Noon pong unang araw, si Father Reynante Tolentino, rector ng Our Lady of Peace and Good Voyage ng Antipol, Bulacan, sinabi niya na kung sa dalawang nagmamahalan, kapag ang isa ay pulos pakabig, di siya tunay na nagmamahal. At ang kasalanan ang nagpapakitid ng espasyo ng ating puso. Si Father Reynante, bago po pumunta dito sa pambansang Dambana ni Padre Pio, wala po siyang gaanong ideya kung gaano kalaki ang Padre Pio's shrine. Nang makita niya, sinabi niya na ang puso ni Jesus ay kasing laki ng Padre Pio's shrine. Tinutukoy po niya hindi lamang ang kapilyang ito, kundi ang buong complex. Sabi din niya, in enlarging our hearts, remember that Christ has the biggest heart. Una siyang nagmahal at gusto niyang mailigtas ang lahat. At para sa maintenance ng puso, kinakailangan magsimba, hindi lang tuwing linggo. Magbigay, hindi lamang minsan, kahit maliit. Ito'y aabot hanggang langit. At minensyon niya ang Pondong Batangan.
Noon pong second day, si Father Noel sa langgit ng St. John the Baptist Parish sa Lian, Batangas, sinabi niya, "Bakit pa ba natin ipagdiriwang ang mga dalamhati ni Maria dahil Our Lady of Sorrows po noon? Eh, nagdadalamhati na nga siya." Sinagot niya, "Una, sapagkat sa kanyang dalamhati, na ipakita niya ang kanyang pananalig. Kaya nga, kung papaano niya na ipakita ang kanyang pananalig sa gitna ng mga pasakit, kaysa questionin ng Diyos, ay isang dahilang para i-celebrate ang mga dalamhati ni Maria." Pangalawa, idinagdag ni Padre Noel na ang mga dalamhati tulad ng mga estigmata ni Padre Pio ay mga regalo dahil ang mga ito ay naghahatid sa atin pabalik sa Diyos. Nung ikatlong araw, isa pang Noel, Father Noel Abutal, Shrine Director ng St. Raphael Parish ng Kalaka, sabi niya, "Mapapalapad natin ang ating puso kung tayo ay magpapatawad. Ang pagpapatawad ay tunay na krus. Sa unay mahirap." At idinadagdag ko, sa Kalbaryo, nang hamunin si Jesus ng mga Hudiyo na kung siya'y tunay na Diyos, magpatihulog siya sa krus para makita kung sasambutin siya ng mga anghel. Pero ang pinili ni Jesus ay ang daang pinakamahirap, ang pagpapatawad. Ang pinakamahirap na magagawa ng sangkatauhan. Pero ito ang pinakamaigsing daan tungo sa may kapal. Ito ang pinakamagaling na paaralan o akademya ng pagmamahal. Pagkat pati na yung may galit sa iyo, susuluyan ang kabutihang inhesik ng Diyos sa bawat puso. Ang pagpapatawad ay karanasan ng abundance of the heart. Ikapapat na araw, si Father Ariel Gonzalez, Shrine Director ng St. Teresa of the Child Jesus Parish ng Santa Teresita, sinabi niya, "Mahilig tayo sa Unli, sa Unlimited. Kaya magandang i-enlarge din natin ang espasyo ng ating puso. Manalangin tayo na matutong magpatawad para matanggap ang kanyang awa. Hindi totoong forgiving is forgetting. Habang tayo nabubuhay, hindi natin malilimutan ang mga kasalanan ng ginawa ng kapwa. Pero oras na araw-araw ay magsikap tayong magpatawad tulad ni Padre Pio, magkakamerin ito ng healing. Kahit maalaala natin ang mga sugat na ginawa sa atin, yung pong tinatawag na healing of memories." Ikalimang araw, si Father Angel Pastor, Shrine Director ng Santo Niño sa Immaculate Conception Parish ng Batangas City. Isa pang formula para mapalawig ang abot ng ating puso ay sa pamamagitan ng kababaang loob na atin pong gospel ngayon, Matthew chapter 11. Una, ipinamalas ni Zacchaeus sa kanyang pagbibigay ng kalahati ng kanyang ari-arian sa kapwa at pagbabayad ng 4 times sa sino mang kanyang pinagkasalahan. Pagpapakababa rin ang ipinakita ng kapitang Romano bago buhaying muli ni Jesus ang kanyang utusan. Sinabi niyang,
hindi siya karapat-dapat na patuloyin si Jesus. At hindi kailangan pumasok si Jesus sa kanyang tahanan dahil nananalig siya na pagagalingin ng Panginoon ang kanyang utusan. Ika-anim na araw, si Father Vandy Centales, Shrine Director ng San Jose Parish sa San Jose, Batangas, sinabi niya, para mapalawig ang tolda ng puso, dapat maging isipan natin na love is an action verb. Hindi pwedeng mabuhay nang hindi nagbibigay, nang hindi kumikilos. Kaya nga sa misa, sa unang bahagi ay may word, liturgy of the word, at ang kasunod ay action, ang Eucharistia, pagbibigay ng sarili. Si Padre Pio, 5 taon pa lang, ay gusto nang maglingkod bilang altar boy at naging novice sa batang edad ng 15 anyos. At karugtong nito, nagtayo ng hospital na tinawag na Home for the Relief of the Suffering noong 1956. At nang 7th araw ni Archbishop Arguelles, Bishop Emeritus ng Lipa, sinabi niya, mapapalapad natin ang sakop ng tolda ng ating puso kung ang kabutihan ng Diyos ay nagaganap sa ating pagkatao. Sapagkat kung wala ang Diyos sa atin, ang demonyo ang magte-take over. Tanong niya, bakit tayo attracted kay Padre Pio? Dahil ba sa kanyang mga himala? Pero meron siyang mga instrumento para maganap ang milagrong iyon. Sapagkat tayo mismo sa pagtawag ng Diyos, tayo ay kanyang instrumento ng mga himala. Ika-8 araw kahapon, si Father Gami Balita, narito ngayon, Vicario Foranio ng Vicario dito po sa May Tanawan, 13. Sinabi niya, ang buhay ni San Mateo, dahil kapistahan po kahapon, ay pulos awa. At ang karanasan ni Mateo at Padre Pio ay iniulat ni Pope Francis sa kanyang coat of arms bilang obispong Jesuita, miserando et eligendo. Ibig sabihin, kinaawaan na siya sa pagiging makasalanan, pinili pa siya. Kahit pakiramdam niya ay di siya karapat-dapat. Pero kakaiba ang damdamin ni Pope Francis para sa kanya. Kahit pamaliit ang iyong puso, sabi ni Father Gami, papasukin yan ng awa ng Diyos. Dahil sabi ni Padre Pio, ilapit mo lang ang iyong puso sa sugat ni Jesus. At sa awa niya, hindi kanya pababayaan. Kaya nga, ang mga sugat ninyo ay regalo ng Diyos. Hindi yan isang parusa, hindi isang sumpa, kundi regalong kaloob para tayo ay magbalik sa Kanya. Yan, Archbishop, ang kabuuan ng mga tip ng ating mga shrine directors kung papaano mapapalawig ang tolda ng puso natin para tirhan ng Diyos. Sa unang tingin, ang nagpasikat kay Padre Pio ay ang kanyang stigmata, ang kanyang bilocation, at nahuhulaan ang kasalanan ng mga nagkukumpisal sa kanya. Pero ang tunay na legacy niya ay ang kanyang life of obedience. Sabi niya, walang virtue kung walang obedience. Sinabi niya,
Kapag inuna mo ang pagsunod sa Diyos, magiging madali ang pagsunod sa simbahan. Sapagkat ang obedience niya ay nakaangkla sa pagtitiwala kay Jesus. Kayo naman, mga devoto, alam ko na ang iba na ay narito, sumisimba, hindi lamang para magsumbong, kundi upang humingi ng milagro. Kailangan pa ba natin ang milagro? Bakit pa natin hahanapin ang milagro? Maging tapat lamang tayo sa pagtugon sa pagtawag ng Diyos bilang instrumento, laging magaganap ang mga himala ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Nalunuklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating Amang makapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin ang panalangin ng mga nangangailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan, ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ng simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga leader na naglalaan ng sarili, at buong katapatan nawa nilang akayin ang mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong mga nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha, ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng inyong biyaya na magpapalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon, nagaharing kasama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghain ng mga alay para gunitain ang banal na pagdudulot sa amin ng pagpikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Ngayon si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ang tubos mong tunay. O Jesus, Jesus, aming matas umaping tanay. Thank you.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo, at ng Tanang Kapariahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ni San Jose ang kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Save us, O Lord.
from the power of Satan deliver us. From the pride of the arrogance of men. Deliver us, Lord, from the hardness of heart and the incapacity. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo kaming nagpakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman.
di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Manatili po tayong nakatayo habang inaawit ang dalit kay Santo Padre Pio. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father Oka. Kanina po ay narinig natin ang napakaganda at napakakumpletong paglalagom ng naging pagninilay natin sa loob ng siyam na araw. Ang atin pong ginawang nobena ay hindi lamang isang mahalagang event dito sa Pambansang Dambana. Ang mas malalim na kabuluhan po nito ay ito ay pagpapalalim ng ating pagkilala sa ating pinararangalang santo at pagpapalalim din ng ating pagkaunawa sa ating pananampalataya. Ang dami pong nating narinig hinggil sa temang enlarging the space of our hearts bilang paghahanda sa 136th na anibersaryo ng pagsilang ni Santo Padre Pio sa kabilang buhay. Upang lumaki daw po ang ating puso para sa Diyos, sabi ng ating mga pagninilay, nung unang araw na ipinalaala sa atin ng Monsignor Ruben ay lumayo daw tayo sa kasalanan. Ang iba naman ang sabi ay tayo'y matutong magpatawad. Meron ding nagsasabing magmahal at magkawanggawa. At dagdag pa niya, tayo ay maging masunurin sa Panginoon. The possibilities are endless on how to enlarge one's heart. Pero sa lahat ng mga pagninilay na ito, meron pong kasamang hindi nawawala. At ito po ay dalawang bagay, ang pagpapasalamat at ang paghayo. Salamat sa biyaya ng Diyos upang makalayo sa kasalanan at sa paghamon sa ating maging bahagi ito ng ating buhay. Salamat sa biyaya na kayaning magpatawad at tanggapin ang kapatawaran mula sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa biyaya ng pag-ibig na hindi lahat ay nabibiyayaan at marami pang iba. As we conclude the novena to Saint Padre Pio with the theme Enlarging the Space of Our Hearts this evening for the year 2023 feast, hayaan ninyong patuloy namin kayong pasalamatan kasama ng aming mga paring kapatid na naglilingkod dito sa Pambansang Dambana, ng Parish Pastoral Council and Finance Council at ng Shrine Ministry ng National Shrine of Saint Padre Pio. Dahil po sa inyong pagsuporta, naging posible ang malasakit at pagbibigay ng mga serbisyo at aktibidad na naglalayong ipagdiwang ang dakilang buhay at kontribusyon ni Santo Padre Pio sa ating pananampalataya. Ang inyong mga donasyon, panalangin at paglahok ay nagdulot ng lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy ang gawain ng Pambansang Dambana, ang maipalaganap ang debosyon ni Santo Padre Pio sa buong bansa
at tayo'y nangangarap sa buong Asya. Walang hanggang pasasalamat sa nakasama natin sa loob ng siyam na araw, sa loob at labas ng Pambansang Dambana, kasama na po yung sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating YouTube channel, Kapiyo Vlog, FB page, ganun din po sa ating Instagram, TikTok at iba pang social media platforms. Salamat po sa mga sumuporta sa ating paghahanda bago natin simulan ng siyam na araw sa ating medical mission, lalo na po doon sa nakatulong natin sa free dental, surgical and dental mission. Salamat po sa ating mga BLC coordinators along with our barangay leaders, sa ating pong ministry heads and organizations, most especially to our social ministry and scholar ni Pio Board, sa ating pong HJM, Padre Pio community heads and members, ganun din po sa NSPP staff, sponsors, donors, and benefactors, sa ating pong mga nagpaunlak upang maging mga hermano, hermana, mayores for 2024, 2025, and 2026. Sa ating pong hermana mayor for 2023, Engineer Merly Sanchez at kanyang pamilya, maraming marami pong salamat. Tayo po ay taos puso din nagpapasalamat sa mga naglingkod sa altar, sa ating pong ILM, sa ating executive or extraordinary ministers of communion, sa ating altar servers, sa ating lekom, collectors, sa ating pong mga madre, sa ating liturgical environment, sa ating pong NSPP Grand Choir, together with Excola and Glee Club, marami pong salamat sa inyong napakagandang awitin. Sa iba't iba pong barangay liturgical coordinators, ministry and organizations, sa atin pong prayer leader sa pangunguna ni Sister Ina Mendoza, sa partisipasyon po ng ating 10 barangay, lalo na po ang barangay sponsor natin ngayon, ang Barangay San Pedro, headed by their BLC coordinator, Mrs. Sonia Mondragon, at ang barangay captain, Bert Carpio, and kasamahan niya sa sangguni ang pambarangay. Maraming marami pong salamat. Sa mga naghandog po ng intensyon sa pamisa, maraming marami pong salamat. I would like to take this opportunity as well to formally introduce yun pong ating mga promoters ng devotion ni Santo Padre Pio, headed by our national promoters, Mrs. Divine Presnido, together with Mr. George and Rem Concepcion, sa atin pong Council of Elders sa Confradia National Level, Mr. and Mrs. Robert and Beverly Tolentino, Benjamin and Shirley Felismino, Joel and Gemma Fontanilla, Alan and Michelle Moreno, Alan and Vivian Natanuan, Ronald and Ellen Robles, Aris and Arasan Chavez, Wilson and Amor Gonzalez, marami pong salamat. Confradia coordinators po ng Luzon, Jerry and Melissa Anangilan, Gary and Cecilia Campos, Lindon and Bong Isleta, Harold and Malu Fabian, marami pong salamat. Confradia coordinators po ng Visayas, Jesus and Remedios Facundo, Von and Jean Yesha, and Arwin and Pinky Alimagno, marami pong salamat. Confradia coordinators ng Mindanao, Arnel and Eileen Ortiz, Gilbert and Melanie Gonzaga, Viner and Mean Bagasbas, Edgardo and Myla Poson, marami pong salamat. Archdiocesan lay promoters of devotion to St. Padre Pio, Carlo and Melanie Visay, Tahul Cruxe and Elma Palingkod, Robert and Daisy Revesencio, Joby and Luisa de la Peña, marami pong salamat. At ang kanila pong Archdiocesan youth counterpart, Joshua Malihan and Jasly Magne Rosales. Sila po ang ating mga promoters ng devotion to St. Padre Pio, both at the national and Archdiocesan level. Marami pong salamat.
Hindi po tayo matatapos ng pagpapasalamat kung hindi natin babanggitin ang taus-pusong pasasalamat sa mga religious priest and clergy of the Archdiocese of Lipa and Suffragan Dioceses. Maraming marami pong salamat sa mga kapatid na paring naririto. Taos-puso din po ang ating pasasalamat sa nagbigay ng kanyang napakagandang paglalagom na ngayong hapong ito sa kanyang homilya, ang Vicar General po ng Archdiocese of Lipa at kasalukuyang kuraparoko ng San Sebastian Cathedral, Monsignor Ruben Di Maculangan. At lalo't higit po ang taos-puso nating pasasalamat sa Ama ng Archdiocese ng Lipa na patuloy ang pagsuporta sa pagpapalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio, hindi lamang dito sa atin sa Archdiocese kundi sa buong bansa at ganun din sa Asia. Ang Ama ng Archdiocese ng Lipa, Most Reverend Gilbert Garcera, maraming marami pong salamat. Once again, for each and every one of you who joined and responded to our call, our deepest gratitude. Dahil sa inyo, naging posible ang muling maipakilala si Santo Padre Pio upang ang kanyang kapistahan bukas ay mapunan ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Nawa ay patuloy tayong gabayan at pagpalain ang ating mahal na Panginoon sa inyong mga ginitong pag-aalay para sa Kanya at para kay Santo Padre Pio na kung saan tayong lahat ay sinusugo. Maraming marami pong salamat. Sasamantalahin ko na din po ang pagkakataong ito upang ating ibigay ang ating token of gratitude sa nagbigay ng kanyang pagninilay ngayong gabing ito sa Vicar General ng Archdiocese of Lipa, Monsignor Ruben Di Maculangan, ang atin pong ibibigay sa kanya ay yan. Yan pong ating enhanced herbal miracle rub. Ayan. Monsignor, salamat po. At ang imaheng nakaupo ni Santo Padre Pio. Ayan. Salamat po. Ganun din po, ating bibigyan ng kaunting token bilang pasasalamat ang Arsobispo ng Lipa, ang enhanced packaging ng ating bambini, with enhanced packaging ang ating mga bambini. Yan po ang mga santo at mga bagay na may kinalaman, hindi lang sa pagpapalago ng ating pananampalataya, kundi sa may kinalaman din kay Santo Padre Pio ang ating mga chibi. Yan po, iba't ibang chibis bilang pag-alaala o paalaala ng ating pasasalamat sa Arsobispo ng Lipa. Maraming marami pong salamat. Ilan lamang pong mga paalaala, bukas po kapistahan, dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng ating misa, alas 6 ng umaga, ang healing mass at healing liturgy, ito po ay may paggagawad ng langis at pagpaparangal sa mga relikya ni Padre Pio. Susundan ito ng misa konselebrada ng alas 9 ng umaga, pangungunahan po ng Cardinal na Arsobispo ng India, si Cardinal Anthony Pula. Susundan po ito ng misa ng alas 12 ng tanghali at alas 2 ng hapon at sa alas 4 ng hapon ang isa pang healing mass, healing liturgy na may pagpapahid ng langis na susundan naman ng prosesyon sa loob ng pambansang Dambana sa karangalan ng ating mahal na patron. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ngayong gabi naman, sa ikawalo ng gabi, ito po'y naka-live, tayo ay may pagdarasal ng transitus, ang pagdarasal ng paghahanda para sa kapistahan ni Santo Padre Pio
dito po iyan sa ating main church. Sasamahan po tayo at pangungunahan ng ating mga madre. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Panalangin sa pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin, Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklat na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko igawad ang huling pagbabasbas, ibig kong pasalamatan, makalimutan natin ang rektor at parish priest ng dambanang ito, Father Oka Andal. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.